pagkahatid ko nga kay Ate Kate, ay dumaan nga muna ako dito sa Pandisalan. So, dati itong budong, iba na pala ang pangalan nito, guys. Umili nga lang ako ng halagang 20 pesos. So, akala ko, dos ang isa, yun pala 5 piso na. So, 4 na piraso nga lang. So, napaibig nga lang ako kasi ang bango-bango niya nung dumadaan ako. Nakalagpas na nga ako niyan, guys. Bumalik pa talaga ako dahil sobrang bango nga. At ayan, fast forward nga, pagkabili ko nga ng Pandisal, ay dumiretso na nga ulit ako dito sa tindahan. At nabutan ko nga si Mama nagdi-display nga nung apple na dineliver sa amin. At ayan, tingnan nyo naman ang aming tindahan. Kukunti nga ang laman, puro tira-tira na lang. So, manggang hinog nga lang ang marami. So, medyo tumumal nga yung manggang hinog ngayon, guys. Kaya ayun, may nabubulok talaga. Tinulungan ko nga muna dyan si Mama mag-display at pagkatapos, eto na nga, magkakape na ang madam nyo dahil kulang ang morning kapag walang coffee dahil coffee is life. At ayan, kinuha ko na nga yung binili kong pandesal. Ang sarap niya, guys, kasi may cheese siya sa loob. Kaya pala 5 piso. Dati kasi 2 lang yon. So 5 pesos na pala ngayon, no, diba? Lahat nagmahal na. Fast forward na nga, umuwi na nga ako niyan sa bahay. So wala akong lulutuin ngayong ulam, guys, dahil mamimili si Mama. Si Sir hindi rin uuwi. Dahil pag namimili nga si Mama, hindi ko siya pinapauwi dahil nga hindi ako nakakapagluto ng ulam. At ayan, nakugas na muna ako nitong mga pinakainan ng mga bata, pati itong kawali. Nagkuskus na rin ako ng kaunti dito sa aking lababo. So ganyan lang ginagawa ko, guys, kapag hindi ako nag-general cleaning. Konting kuskus lang, okay na yan. Ang mahalaga naman ay namimaintain nga yung kalinisan dahil nga pangit naman kapag sobrang dunis nga ng ating kusina. Pagkatapos nga ay nagwalis lang din ako ng kaunti dito sa aming sahig kasi nga maalikabok. So hindi na rin nga ako nagmap dyan, guys, nagwalis lang ako dahil nagmamadali nga din ako dahil nga maliligo pa ako at lalabas ulit sa tindahan dahil nga mamimili ang Mama. Pagkatapos ko nga magwalis din sa loob ay nagwalis na nga rin ako saglit dito sa labas dahil nga sobrang dami na naman ng dahon ng abukado. Ilang araw nga din akong hindi nakapagwalis dyan dahil nga nagkasakit ako, sobrang sakit ang aking mga braso, kaya ayan, kaliwa nga ang gamit ko dyan pagwawalis. At ayan naman, guys, nakikipag voiceover na naman sa akin yung mga manok, so pasensya na kayo, hindi ko talaga mapigilan ang pagtilaok ng mga manok na yan. Pagkatapos ko nga magwalis ay sinilaban ko nga itong aking mga nawalis doon dahil nga kinakaykay ng mga manok at the same time makakabugaw din ng mga lamok. So fast forward na nga, nakaligo na nga ako dyan at lumabas na nga ako dito sa tindahan kasi nandyan na yung service nila Mama at sila ay paalis na. So ayun nga, ako nga ang tindera dyan kahapon maghapon. At ang tanghali na nga ay kumain na nga ako dahil nakaramdam na nga ako ng guto. Matangulan ko nga dyan ay munggo, bigay ng aking kumaring ses. So thank you sa pamunggo, Marikoy. At ayan, yung isang cheese dog na tira ng mga bata at saka yung isang chicken nuggets. At ayan, habang nagbabantay nga ako, for the lapang naman ang person. Diba? Sarap na sarap sa kanyang kinakain. Sana all. Maya-maya nga niyan, pagkatapos ko nga kumain, dumating nga tong aking kaibigan, si Jaja. So marunong yan mag-massage, guys. So sabi ko nga sa kanya, i-massage niya tong braso ko. So sabi nga niya, frozen daw yung aking braso, kaya ganyan masakit. So exercise ko nga lang daw, pero pinamasahe ko pa rin sa kanya konti. At ayan nga, tawa nga ako ng tawa kasi nga yung kilikili ko. Dahil nga maitim. Pasensya na kayo, guys. Bandang 3:40 nga ng hapon, ayan, nag-jacket na nga ako dyan dahil magsusundo na nga ako ng mga estudyante. So, kinuha ko na nga rin itong susi ng motor at pupuntahin ko nga yung motor doon sa may likuran. So, nung umaga nga, guys, dyan ko na nga siya pinark para nga hindi na ako umuwi kapag magsusundo ako dahil mabilis lang, kailangan makabalik ako agad dahil wala nga tao sa tindahan. On the way na nga ako ng mga oras na yun, pagdating ko nga doon sa school. So, linga-linga pa nga ako dyan, guys, hinahanap ko sila dahil sabi ko nga sa kanila ay lumabas na kasi sila doon sa waiting shed at doon na nga nila ako hintayin. So, ilang minuto na nga ako nag-aantay doon ay wala pa sila kaya nagdesisyon na nga akong pumasok dito sa my covered court. At ayun, sabi nga nila hindi sila pinalabas ni Ma'am dahil nga daw baka umulan. Pagkakaon ko nga sa kanila ay bumalik na nga rin ako agad sa tindahan. Bandang alas 5 nga ng hapon, ay ayan, sa wakas dumating na nga itong sila Mama. At buti na lang talaga ay merong kargador itong driver. Kaya hindi na nga kami magbubuhat for today's video. At ayun na nga, eksena, tuwing dumadating si Mama pagkagaling mamili. So buti na lang talaga may kargador, guys. At napapakiusapan nga na siya na magbuhat nitong isang karton na ito. At talagang mabigat yan, guys. So shoutout nga pala sa iyo, kuya. Salamat sa pagtulong sa pagbubuhat. Pagkatapos nga maibaba lahat ng pinamili ni Mama, ay ang gagawin ko naman, bubuksan ko na nga itong mga kahon at magdi-display naman ng mga bagong paninda para naman ay makabenta pa kahit papano. So medyo maaga pa kaya ayun, marami-rami pa nga rin kaming naibenta diyan, guys, lalo na yung manggang hilaw. So ang dami nang naghahanap ngayon ng manggang hilaw dahil nga hindi tagmangga, kaya ayun, bihira lang talaga. Maya-maya nga lang din 'yan ay tapos ko na nga ma-display lahat ng mga pinamili ni Mama. So hindi ko pa nga yan naayos lahat dahil gabi na rin naman. So kinabukasan ko na nga lang siya aayusin ng maayos. Pagsapit nga ng alas 7 ng gabi, ayan, unti-unti na at isa-isa na nga namin ibinabalik sa mga kahon yung mga paninda na hindi nabenta. Madali lang naman ang paglilikpit, guys, kasi hindi mo na siya ipapatas. Ilalagay mo na lang siya isa-isa sa karton. Kahit anong itsura niya sa loob ng karton, okay lang. Hindi katulad ng pagdi-display, kailangan mo talaga siyang isalansa ng maayos para maganda tingnan. At pagkatapos mailagay lahat sa karton, ay ipapatas ko naman siya dyan sa ilalim. Kailangan magkasya yan, guys. Dahil pag minsan nga, pag marami ay mahirap talaga, hindi magkasya dun sa lagayan namin. At ayan, after 48 years, tapos na rin kami magsarado at close na ang Dylan Fruit Stand sa mga oras na yan. At pagkatapos nga namin magligpit dyan kagabi, ayan, niyaya ko nga sila Mama na sa bahay na kumain. At pagdating nga namin sa bahay, ayan, yan ang mga kaganapan nila, mga makukulit ay tuwan-tuwa at magkakasabay na naman kumain. Naghanda na nga kami ng makakain namin dyan, tapos maya-maya, ayan, nag-umpisa na rin kami kumain. So sabay-sabay na naman ang mga maliligalig. Diyos ko po, pag kumakain, guys, hindi lang bangayan ang ingay-ingay namin sa lamesa. Diyos ko po, magagalit na si Lord sa amin tuwing kami kumakain.
Kagabi na nga lang ulit kami nagkasabay-sabay kumain, guys. Dahil lang araw na nga rin na hindi kami nagkakasabay-sabay. At ayan nga, kapag magkakasabay nga kami kumain, ay napapadami ang aking kain. Diyos mio, marimar. Dahil aminin man natin o hindi, talagang masarap kumain, guys, kapag sama-sama at sabay-sabay. So that's it for today's video. Thanks for watching. Paalam!